Good morning guys, Sissy here and welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to do my eyebrow routine. Kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa itong kilay ko, please keep on watching. Thank you! So before tayo mag-start guys, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong products sa eyebrows ko. So meron din tayong mamahalin at saka meron din tayong mumurahin. So yung ginagamit ko is yung NYX. Para sa kilay ko guys ha. Ayan. NYX Micro Brow Pencil in the shade 07 Espresso. Mura lang to sa NYX guys. And then, sa pagkakaalam ko may NYX na rin sa Philippines. Yung sa SM Makati, malapit sa Glorieta. Kasi nung umuwi ako noong 2015, nandun na yun. So, I'm pretty sure na nandun, makakabili kayo dun. And then, for, dalawa lang yung gagamitin kong products guys. Yun yung first, yung micro brow pencil. And then, ito yung pangalawa. Yung brow setter natin. Yung brow gel na ilalagay natin after natin i-shade yung, after natin gawin yung kilay natin. This one is very expensive, guys. Ano, nabili ko to sa Benefit. I think, mga 26-27 euro. So, kung namamahalan kayo dito, meron akong drugstore na kaparehas lang yung effect. This favorite ko to guys ha. Itong L'Oreal Brow Artist. Yan. Ito yung ano niya, yung brush niya. Papakita ko sa inyo. Yan o. Ayun yung mapokus. So, ganyan siya. So, mura lang to guys. Nabili ko lang to dito sa mga supermarket. I don't know how much, pero basta mura lang. Dry na lips ko. Pagpasensyaan nyo na. So, before I begin, yung ginagawa ko pag marami ng ano, tumutubo, like this, tinatanggal ko muna siya bago ko siya isi-shade. So, meron lang akong, ano pa tawag dito sa atin? Pangtanggal. Pangtanggal. So, and by the way guys, yung tinatanggal ko lang, yung dito sa baba lang. Hindi ko tinatanggal itong sa taas. Huwag yung galawin itong sa taas guys. Ha? Yung dito lang talaga sa baba. Pero pag hindi kayo marunong, huwag yung gawin. Magpagawa kayo sa mga nakakalam. Para ano? Para hindi masira yung form ng ano nyo, yung kilay nyo. Kasi before, based on my experience guys, dati ang pangit ng kilay ko. Yung 2000 ba yung tawag na kilay na yun? Yung parang straight lang. Yung parang pangit talaga guys. Ngayon, pinatubo ko siya. Yan, maganda na nga eh. Mas mabuti na siya kaysa sa dati. So ngayon, mas makapal na siya. So mas maganda kasi pag makapal. Mas natural. Kasi yung parang 2000 na style na kilay. Di ba pangit nun? Parang ano? Parang may, parang denoingan ka lang ganyan. Oh. Ang pangit talaga, walang ka-shape-shape. So, let's begin. Eh, pasensya na pala kayo sa boses ko, guys, ha? Kasi kagigising ko lang. Tapos kakatapos ko lang din maligo. So, medyo paus pa yung boses ko. Paus ba yun? Pwede. So yan, malinis na yung kabila. Sa right naman tayo. So yan guys, nalinis na natin yung kilay natin. So next natin gagawin is magkikilay na tayo. So, ay siya nga pala. Umalis akong saglit, naglagay ako ng lip balm. Kasi nakakatakot yung lips ko, diba? Super dry. Sabihin, ano ba yan? Dehydrated si ate. So, yan. So, ibabrush lang natin siya using the spoolie. Yung the same lang din. Yan, ano. Hindi pa ko sanay, guys. Hindi pa ko tumitingin dyan sa ano, sa camera. Titingnan ko sa kilay ko. Pagpasensyaan nyo na, ano. Ayan, tapos na. So, yung ginagawa ko, guys,
nagsa-start ako mag-drawing sa baba. Yan, dito. And then, I work my way out dun sa tail. Ganito lang. Ano lang guys, ha? Light-handed lang yung gawin nyo para hindi naman bababoom yung ano, yung pag-drawing nyo. So, yan. I work my way out. Ganyan lang. Guys, huwag kayong mag-alala pag mahaba yan. Ha? Pwede mo naman yung burahin. Yan lang yung guide mo sa kilay mo. Na hanggang dyan lang siya. Tapos mamaya, pag tapos ka na, pwede mo na rin siyang burahin. So, ganyan lang, guys. Tapos, nag-drawing lang ako sa baba. And then, sa right, I'll do the same. Para pwede ko siyang tingnan kung magkapantay ba sila o hindi. Once again, right-handed lang. Tapos, ipa-follow nyo lang yung ano, yung shape ng eyebrows nyo. Huwag kayong gumawa ng yung iba pa ngayon. I don't know if that makes sense. Ayan. Di ba pantay na sila? Minsan yung ginagawa ko guys, nilaline ko to eh. Ayan. Ginaganyan ko. Kung magkapareha sila. Asa lang minsan ang pangit. Kaya nilalagay ko. So yun guys, tapos na. Na-shape na natin yung eyebrows natin. So, next natin gagawin is i-fill in na natin yung top. So, nagsta-start ako dito sa tail. Ayan, ganyan lang. Light-handed pa rin guys ha. Huwag masyadong diinin kasi baka makapal naman masyado. Tapos, pag makapal, hindi na siya natural looking. Then, I work my way in pa ganyan. Pero susundan nyo lang yung shape ng eyebrows nyo. And then, pag nandito na ako sa ano, sa loob, dito, gumagawa ako ng mga light stroke lang na ganyan. Para hindi siya makapal. So, yan. So, ganyan lang. And then, iba-brush nyo lang siya using the spoolie. So, diba? May eyebrows na kayo. Mabilis lang, no? So, ngayon, tapos na yung kabila. Dito naman tayo. Huwag nyo munang galawin to guys ha, kasi para may i-compare kayo. So, same procedure. Start tayo sa tail. I don't know if that makes sense. Tail. O siya nga pala guys, dito. Ang dami kong sparse area dito, compare dito. Dito kasi, dito meron ako mga ano eyebrow, dito wala. So dito na part ako nahihirapan. Huwag kayong mag-alala, pwede naman yung burahin dito. So yung pagkikilay guys, kailangan din ng pasensya. Alam nyo yun, dati hindi ako marunong magkilay guys ha. Tama nga yung sabi nila, practice makes perfect. Hindi ko naman sinasabi na perfect din yung eyebrows ko. Yun lang, parang mas madali na lang sa akin yung eyebrows ngayon. Kesa sa dati kasi, hindi ko talaga alam. Tingnan nyo lang sa mirror pag ano, pag pantay na. So, nakikita nyo yun guys, mas higher siya kaysa sa dito. So, ang ginagawa ko, binuburak ko lang yan. Hanggang yan. Napantay ko silang dalawa. So, ayan, magkapantay na. Diba ba?
Tapos lilinisin nyo lang siya. Gamit yung kamay nyo. O kung meron kayong cotton buds, pwede rin. So, yung line na ginawa natin kanina, pwede mo nang burahin. Yan. Same thing with the other one. So, next natin ginagawa, guys, is yung lalagyan natin siya ng brow gel. So, meron akong dalawang brow gel dito. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, yung gagamitin ko is yung mumurahin lang muna. Para makita nyo kung ano yung effect niya. Diba? Yan yung wala. Ito yung mayroon. Or magstay siya 24 hours. Diba? Hindi siya gagalaw. So, ayan guys. Tapos na yung eyebrow natin. Sana nagustuhan mo. And see you on my next one. And please don't forget to subscribe if you haven't already. Thank you! Bye!